Gamitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Silud po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas noon ngayon at kailanman. Dakilang walang kapantay sa lahat ng sandali ng buhay ng sinuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sinong tao ang nagmimiting siya'y dumanas ng hirap? Sinong tao ang nagmimiting siya ay pahirapan? Walang taong nagmimiting mahirapan at siya ay magdanas ng hirap. Subalit ang isinugo sa ibabaw ng lupa, tuwirang tinanggap ang pagpapahirap at kahirapan ng nilalang bilang isang katauhan upang maisalarawan lamang ang tunay at wagas na pag-ibig ng Ama at kung papaano ang pagpapahalaga niya sa mga anak niya. Kaya't kung tuwirang nanamnamin lamang ang tunay na buhay, kung anong kalooban at paghahari ng Ama sa bawat isa, matututunan niyo kung papaano ang layunin ng Ama. Matatanggap niyo kung paano maging isang tunay na anak niya at magsusumakit, magsusumikap na maging isang tunay na matatawag na anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirap-pirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila.
sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong nila si Jesus, may makakain ba riyan? Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasakasama ko, ako ang dapat matupad, ito ang dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga sinasabi sa kasulatan. Gayon nga ang mga sinabi sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas upang mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Maliwanag sa tuwina'y tinuturan sa inyo, ang Ama ang nagbubukas diwa, ang Ama ang nagbubukas ng isip. Kaya't maliwanag ang patotoo nang buksan ng isang Jesucristo ang pag-iisip ng mga alagad, nakaunawa sila. At ang bawat narinig nila ay kanilang naunawaan. Kaya't sa tuwina'y sinasabi, ang may pandinig ay nakarinig. Maluwat mang kaganapan ang binabaybay sa inyo at iniuulat sa harapan. Subalit maliwanag na patotoo na ang banal na aklat na ito ay hindi sinungaling. Hindi pawang kabulaanan ang mga nakatala, kundi pawang katotohanan. Kaya't sino ang mga mag-aaral sa banal na aklat na ito? Na pagkatapos nag-aral at natuto, ay binabaliwala lamang. Anong silbi at kabuluhan ng natutunan? Kaya kay papalad ng mga nakikisa at patuloy nakikipag-isa kung papaano ang kalooban ng Ama ay dinadama at hinahanap ng mga anak niya. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, hindi ka makatatanggap kung hindi ka muna maghahanap. At kapag ikay naghanap, ikay makasusumpong naganap. Sapagkat ang wika nga, ang lumalapit sa akin, ako'y nakikilala. At ang dumadama sa akin, ako'y nakakamta nila. Sapagkat ang aral ko'y totoo at ang pangaral ko'y para sa lahat, kaya't ang sino mang tumanggap, nagliliwanag na ganap. Alalaumbaga, mga aral na hindi aral bilang pagkatao, kundi aral na mula sa Ama at Espiritu, na kung babaybayin at mawawawaan ang tao, tunay na magliliwanag ang diwa nito. Mga minamahal,
Marami ang salita, marami ang inaral, marami ang mangangaral. Ilan ba sa mga aral, ilan ba sa mga salita, at sinong mangangaral ang ginamit sa iyo para mabuksan ka? At nang mabuksan ka, ano ang nagawa mo na pagbabago sa buhay mo? Magtanto kayo ngayon at magnilay, mga mahal ko. Sa pamamagitan ba ng pagkatao ng kapwa mo, natuto ka? O sa pamamagitan ng espiritu na ginamit ang kapwa mo, kaya natuto ka? Kung magkagayon ang lahat ng natuto sa kaukulang pang-espiritu, dapat magsabuhay at mapakita kung ano ang ibinahagi ng Ama sa kanila. Kung magkagayon at nangatuto nga ang mga anak niya, mapapatotohanan ang aral niya'y totoo at ang gawa niya'y tapat at makatotohanan sa mundo, sapagkat sa kanya nagmumula ang kahiwagaan at siya lamang ang gagawa ng himala. Kaya't ang bawat nagtitiwala na nananalig na tapat, nakakamtan ang hiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, ang bawat pananalita hindi may bibigkas sa isang bibig kung ito ay di makapagbubuka. Subalit ang bawat binuka ng bibig ng salitang banal ang nagdatal ay ang Ama. Tuwirang ang mga dinadaluyan at nakatatanggap nito, nakakaunawa nga sila. Ilan kaya sa mga nakaunawa at tuwirang ginamit ng Espiritu ng Ama, nananahan at nakipagtotoo at naging ganap sa pagtanggap sila. Magalak kayo at magpugay, magbunyi kayo at magpasalamat kung sa inyong paglalahad, kayo mismo ang nagiging isang tunay na halimbawa. Kung sa inyong pagkikalala at pagmimiting makilala pa, patuloy na dinadaman niyo at nadaraman niyo'y Ama, at patuloy pinagsusumakitan at pinagsusumikapan na patuloy magamit ang inyong sarili, hindi para paalipin sa masama, kundi paalipin sa mabuti. Sapagkat isang maliwanag ang mga pinahayag upang tuntunin ng tao ang liwanag at ang daang tinatahak na matuwid, dapat panahanang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Ang aral ay aral, ang salita ay aral, at ang bawat mabubuting aral na sinabuhay ng mga tumanggap sa aral, nadama nila ang Ama, kinilala ang Ama, sa pagkilala nila ay nasumpungan siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Maliwanag na kaharap na ng mga alagad ang Kristo, tinanong pa niya, bakit kayo nag-aalinlangan? Sapagkat hindi sila sigurado kung sinong kaharap niya, nila. Nang dahil hindi pa nila mapaniwalaan ang sinabi noon na sa ikatlong araw siya'y magbabalik. Kaya't maliwanag na tinuran, tingnan ninyo ang aking mga kamay at tingnan ninyo ang aking mga paa. Sapagkat ang tanda na siya nga ito ay may butas ang palad at paa niya. Ngayon sa panahon ng Espiritu, sinong tao ang tititigan mo at magsasabing, tingnan mo ang daliri ko. Tingnan mo ang palad ko. Tingnan mo ang paa ko. Para sabihin mong, isalaksak mo ang daliri mo sa palad ko at ako nga ito. Wala. Sapagkat wala ng Kristong bababa para magsabing, ako ito. Subalit ang Espiritu sa tuwing ay nagsasabing, buhay ako. Kaya't ang sino mang kumikilala at tumatanggap sa hindi nakikita, wika nga niyang maliwanag, nagtitiwala sa akin. Sapagkat mapapalad ang nagtitiwala at nananalig sa hindi nila nakikita,
at patuloy na inaasahan na may magagawa sa kanila. Ngayon, mga mahal ko, sino ang pag-asa niyo sa inyong karamdaman? Sino ang ligaya ninyo sa inyong mga kalumbayan? Sino ang magdudulot sa inyo ng hiwaga sa buhay? At sinong gagawa ng kahimalaan sa buhay? Alalaumbaga, hanapin ninyo at ng masumpungan, damhin ninyo at maramdaman sa puso ninyong taglay, ito ay mabuhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang araw ay lumulubog. Ngunit ito'y muling sumisikat. Sumasapit ang gabi, nakikita'y didim ang dilim na nakalaganap. Kung saan may dilim, naroroon ang liwanag. Pakatandaan nyo, mga minamahal ko, walang nadimlan na hindi magliliwanag at walang nadilim, nagdilim, na kailanman buong panahon ay madilim pa rin. Sapagkat ang sinumang nadidimlan, nahahawing tuwiran, liwanag ay kakamtin, tatamuhing lubusan. Kapag Ama ang tinanggap, espiritu ng liwanag sa inyong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, upang magpaniwala, mapapaniwala niya ang mga ito na hindi siya multo, sinabi niya, ano ang kinakain niyo? Alalaumbagay, nasaan ang pagkain niyo upang pakita niyang ang pagkain nila'y kakainin niya sa pagiging isang tao? Sinasalarawan na ang tao'y kumakain ng ibang pagkain. Ngunit ang Espiritu'y walang pagkain pang tiyan. Kundi ang pagkain ay ano? Ang salita, ang banal na aral, sapagkat ang banal ang siyang nangungusap, ang siyang naghahayag, ang siyang naguulat. Banal na Espiritu para sa lahat. Mga mahal, katotohanang katotohanan, lahat ng tao'y makakaramdam ng gutom ang tiyan. Subalit kailanman, sa gutom ay hindi dapat ipagpalit ang kaluluwa para busugin ka at mabusog ang katawan mo. Sapagkat iba ang pagkain ng tiyan, iba ang pagkain ng kaluluwa. Kaya't maliwanag na sinasalarawan, halika, kumain ka. Pagkain mo ng tiyan, makabubusog sa tiyan. Pagkain ng kaluluwa, salita ko'y handog ko sa'yo. Aral na matimbang, na hindi man timbangin, nagkakaroon kabuluhan kapag ito'y tinanggap at kinamtanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba't iba man ang pag-uulat at paghahayag ng mga mangangaral, subalit isa pa rin ang tinutukoy mga nilalang. Kilalanin ninyo ang nagsabuhay at nagsalarawan ng tunay na pagiging tapat at makatotohanan. Ipagkatiwala ninyo ang katapatan ng puso nyo at ang katotohanan ay tatamasahin nyo. Sapagkat kaya nga't may kaligtasan upang ipatotoo ng Ama na buhay ang tagapagligtas at ang binuhay niya'y naging tagapagligtas nila. Yaw na nga ang hinahanap ng tao sa ngayon na kung masusumpungan ang kaligtasan, matutunton at matatahak ang daan ng katotohanan. Sapagkat ang nagbigay, ang nag-alay ay banal. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran,
mga puspos kayong lubusan, o naway inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Katulad niya, dahil sarado pa ang kanyang pangunawa, kung ano lamang ang pumapasok sa kanyang diwa, yun lamang ang kanyang alam at yun lamang ang kanyang mabibigkas, eh ang nakapasok sa kanyang isip ngayon eh parang galit. Kaya ang mga binibigkas niya eh puro mura, no? Puro pasigaw. Yan ang pawang katotohanan. Kapag ikaw ang nakatala sa isip mo, kung ano po kang bibig mo, laman ang puso mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag ang mabubuting salita ay numunukal sa iyo, ibig sabihin eh, ano, sa puso mo'y nararamdaman mo, totoong Kristo't Ama ng buhay mo. Kaya halina mga mahal ko, kay sarap namnamin ang mga aral na totoo at isalarawan ninyo kung paano tinanggap ang buhay na pahiram sa inyo at ang binuhay sa inyo, ang Espiritu Santo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Kumusta ka na? Sa makatwid? Sa inyo, anong ininom mo? Subalit, hindi doon ka gumaling. Sa makatwid, ang lahat ng dako ay may kaparaanan sa Ama. At kung kalooban niya, kung saan ka dako pagagalingin, niya ibibigay niya. Sa makatwid, ang lahat ng dako ay may kabutihan. At lahat ng dako, naroroon ng Ama. Lamang, hindi lahat ng dako nakikiisa ang mga tao. At hindi lahat sa dakong iyon nararamdaman ng Ama. Kaya kung saan mo nararamdaman ng Ama, napapakilala mong buhay siya sa buhay mo at kung paano mo siya nakilala, napapatotohanang nakiisa ka tulad ng mga lagad. Naramdaman nila. Subalit, hindi pa rin sila makapaniwala. Habang hindi nila nakikita ang nararapat nilang makita sapagkat marami pa silang hinahanap at gustong makita. Ganyan ang tao, di ba ga? Maraming gustong makita, maraming gustong maging patutuo muna bago maniwala, bago magtiwala. Subalit, kapag nabuksan na ang diwa mo, wala ka ng maraming hahanapin pa. Kundi ang gusto mo, lagi mong maramdaman yung nararamdaman mong nagpaligaya sa iyo. Nagpaginhawa at nagbigay tatag ng puso at isipan mo. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, dito anong ininom mo? Alin ang nakapagpagaling sa'yo? Tubig na may asukal o yung pagsunod mo at paniniwala mo? Sapagkat, ano ngayon ang ibig kong sabihin? Kung nagsisitungo kayo rito at taglay ninyong paniniwala at pagtitiwala, ano man ang ginagawa sa inyo, inaangkop ng Ama na magiging kapangyarihan niyang dadaloy upang maramdaman ninyo ang tunay na kagalingan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang taong nagpapagaling. Walang taong magpapagaling. Walang uri ng anumang binibigay ng tao na magpapagaling at nakapagpagaling. Ang nagpapagaling ay ang nagbibigay ng buhay. Sa makatwid, naganap ang tubig lamang laman-laman ng inyong katawan. Dulot ay kalinisan, ganap na kagalingan. Kaya't mula noong naramdaman mo yan, naginhawahan ka na. Nawala na'y masakit mong kanina'y namamalipit ka. Sa makatwid, ang bawat pagtupad at pagganap ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay hiwagang ginagawa niya sa tao. Nadarama ba ito ng lahat ng tao? Nakakamtan ba ito ng lahat ng tao? Kaya't kung hindi makakamtan at mararamdaman, hindi mapapaniwalaan. Kaya't kung hindi patitingnan at pakikita ng Ama ang totoo at karapat-dapat na matutunan ng tao, paanong mawawawaan ang aral niya? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig.
sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Kay daling gawin ng Ama kung ano ang gusto niya. Subalit mahirap para sa taong gawin niya lahat ng gusto niya. Buhay ba ang Diyos? Yan ang pakatandaan niyo. Kay daling gawin ng Ama kung anong gustong gawin niya. Subalit kay hirap magawa ng tao kahit anong gustong gawin niya kundi kalooban ng Ama. Kaya sa Kanya niyo ilagak ang lahat upang ang kalooban niyang maghari sa inyo at magtamasa kayo ng kasiyahan at galak na mula sa Kanyang kaloob. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Hindi lahat ng sumasakit ang sikmura ay may ulcer. Hindi lahat ng sumasakit ang tiyan ay nagtatae. Iba't iba ang pinagdaraanan at pinagmumula ng mga sakit. Kaya, sa ngayong panahon na ito, maraming pagsusuri ang ginagawa muna ng science, di ba? At sa pagsusuri naman, lahat ba'y perpekto na nasuri? May pagkakamali rin kung minsan ano. Sino lamang ang tama? Sinong totoo kung manuri? Ang Diyos, sapagkat nalilirip niya ang lahat mula ulong gantalang pakan, taluktok ng bambunan, utak mong kalobloban hanggang kuko mong naturingan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang hinihingi niya at ang inaaral niya, manalig kayo sa Kanya. Hindi ba ga? Magtiwala kayo sa Kanya. Maniwala kayo sa Kanya. Umasa kayo sa Kanya. Manalig manampalataya na may sasagawa at di sa salita. Buhay ba ang Ama? Pagsasagawa at di sa salita lamang. Kung magkagayon, nakilala mo na ba ang Diyos? Nakakilos na ba siya sa buhay mo? Makikilala mo na kaya siyang ganap niyan? Pupurihin mo na kaya siyang totoo niyan? Sasambahin mo na kaya siyang ganap niyan? Huwag kang mangako, sapagkat kung magkaminsan, kapag humarap na naman ang tao sa sanlibutan at ang kaharap na naman niya ay mga bagay, nalilimutan na naman ang Ama na kahit hindi nila nakikita, alam niya kung anong gawa ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang wika niya. O bakit kayo nababalisa kung wala kayong dapat ikabalisa? O bakit kayo nag-aalala kung kilala niyo ako? Wika nga niya. O bakit kayo nangatatakot kung wala kayong dapat katakutan? Bakit kayo nababahala kung alam niyong ako'y buhay sa inyo? At bilang tao kayo, alam niyong hindi kayo ang bumuhay kundi ako, bakit kayo di sa aki kumilala? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya sa inyong lahat, oh, naganap na naman ang sa kaunting tubig, naging balsamo ng kagalingan. Sa kakarampot na salita, kapag pinagtiwalaan ang tao sa lupa, maraming nagagawang hiwaga sa buhay nila bilang anak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, walang stethoscope, walang ultrasound, walang CT scan, walang laboratory, walang x-ray, wala lahat ng machinery para suriin ang sakit mo. Ngunit pasuri mo sa Ama at tanggapin mo siya. Di mo man nakitang mangungusap siya sa iyo kapag kinilala at natanggap ng puso mo, sigurado di mo alam may ginagawa na siya. Buhay ba ang Ama? At huwag naman kayong magtanong o magtaka
kung mayroong ura-ura na pagdakay na kaabtanan niya. At ikaw na may ilang balik mo na, wala ka pang nararamdamang pagbabago't pag-iiba. Ano at bakit? Itanong mo sa sarili mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino ba ang nagpapasigla ng katawan? Sino ba ga ang nagpapalakas nito? Sinong nagpapatibay ng loob nyo? At sino nagbibigay ng pangunawa ng isip nyo? Sinong nagbabalangkas ng planong mabuti? Sinong bumubuo ng mga nawawasak? Iba ang nawasak na tahanan, magagawa ng karpintero yan. Kung may materialis kang gagamitin, subalit kapag nawasak ang puso mo, ang bubuo sa iyo'y Diyos na di mo nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, kaya't nang ibalik at bumalik ang pinababalik ng Ama upang matupad ang pakikipagtotoo ay walang pagkabula ang mga salita, sa ikatlong araw ay pinatupad upang isalarawan ngayon, tao. Nananalig ka ba? Nagtitiwala ka ba? Nang mga salita'y walang pagkabula at ang nagsalita ay di nagkakabula ang salita. Bakit di mo ngayon tanggapin? Bakit di mo ngayon kilalanin? Bakit di mo ngayon sabihin, O aking Panginoon, Diyos na mabathala, ako'y walang tiwala sa aking unang buhay, puro alinlangan ang aking isipan. Ngayon ang layon at nasa ko'y kay aking kamtan, ako naway iyong padama kung paano ka nagmamahal sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't maliwanag na tinuran, siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila upang patutuhanang hindi siya multo. At siya'y nagkatawang tao para sa tao. Nakisalamuha, nakikain ng pagkain ng tao. Yan ang patutuo. Habang kayo naririto sa lupa, ang pagkain niyo'y pang tao. Ngunit kailangan kumain ng inyong kaluluwa, mabusog ang inyong kaluluwa, lumusog ang inyong kaluluwa, at hindi ito kakainin ay pagkain ng tiyan. Kaya't nandyan ang aral upang busugin ang kaluluwa. Sa isip at damdamin, magising kayong tuwiran, makilala niyong lubusan, aral ay kamtin at maisabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat upang ipatupad ang mga salita ng panahon ni Moises at sa mga awit na nakatala. Kaya nga, kung babaybayin ang tao at maunawaan, maliwanag ang katotohanan, mula sa awit, O Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, O Diyos, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ay inililigtas. Purihin si Yahweh. Yan ang katotohanan na nasambit ni David, ni Haring David. Sapagkat napatotohanan niya ang kanyang espiritu'y buhay at siyang lumingap, sa isang bato, napatay niya si Goliath. Mga mahal, sa isang kataga ng Ama, mapapatay lahat ang kalaban ng isipan upang buksan ang pangunawa at magising sa katotohanan ng Diyos Amay dakila, wagas at tapat sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Kung gayon pala at alam mong siyang muog mo at tanggulan, siyang lakas mo at kalasag, siyang buhay mo at sigla, ano ngayon ang dapat mong gawin, anak niya? Kumilala ka bilang minamahal niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag gusto kang pagalingin, walang maraming haplos, walang maraming lagok-lagok, inom-inom, tapik-tapik, kundi pananalig. Buhay ba ang Ama? Walang maraming ihip-ihip, walang maraming tuwad-tuwad na mamalipit, sapagkat kapag ginusto niya, ikay matutuwin. Buhay ba ang Ama? Walang maraming daing-daing, hinaing at wala ka ng mabigkas kundi aray, kundi pagkatapos ng lahat, mapupuri mo siyang ganap. Walang maraming hinagpis at hirap, sapagkat ang Ama ang tagatawid. Kaya nga't maliwanag niyang tinuran, ako ang daan ng katotohanan. Lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin sa malilim kong himlayan at mabuti kong batisan. Malinis na tuwiran, sumalo kayo't lumago, kailan may di na kayo mauuhaw. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag ang sinambit, daan ng buhay, ang kaligtasan ay Ama lamang. Daan ng buhay ang pagpapatibay sa inyo, ang pagpapatatag ng pananalig at pananampalataya nyo, ang mga pinagdaranan nyong hamon sa buhay, upang matuntun nyo ang katapatan ng Ama at kamtin nyo ang kanyang katotohanan. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mahal na mahal nga kayo, kaya't may ganito at may ibinigay na ganitong gawain sa inyo. Sapagkat upang pukawin ang damdamin, gisingin ang kaisipan, mabuksan na tuwiran, makaunawang lubusan, kamtin ang katotohanan, Ama ang inyong maramdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Pag-arian kayo. Alalaumbaga, espiritu ng katotohanan, walang buto at laman, tao'y nabubuhay, sa Ama ang paraan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, kaligtasay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sige, lumakad ka na walang baston.
ugat ninyong nananalaytay sa buo niyong katawan. Kung ito'y mapipinsalat, may magbaraman lang kahit isa diyan, siguradong ito'y mararamdaman ang katawan. Kaya tinikman na nasa inyong kalooban kung dito mabubunot kailan paman, magdudulot sa inyo ng sakit at dusa at hirap ng inyong dibdib ay inyong makakamtan. Sa makatwid, ang bawat ginagawa ng tao kung pagninilayan, kung makasasamay, iiwasan. At kung makabubuti, patuloy hahanapin upang patuloy kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Walang magagawa ang tao sa lupa kapag ikaw ang siyang sa tao ay nawalay. Walang wala silang magagawa kaya't ika'y kailangan. Amang mahal, kailangan ka ng lahat. Kung ika'y ganap, makakamtan, tunay na liwanag. Ang maghaharit, ganap, makakamtan. Walang madidimlan, walang masasaktan. Wala kahit na sino mang anak, ang sa ama'y mawawalay. Halina kayo, mga anak niya, damhin niyong tuwiran pag-ibig niya. Upang pangunawa, ganap ninyong kamtin. Hanapin niyong tuwiran, kanyang mga aral. Kayong lahat, kanyang bubuksan. Pag-iisip niyo'y hindi madidimplan. Halina, halina nga kayo, dinggin niyong tuwiran sa amo ko sa inyo. Di niyo man nakikita, wala mang makita. Kung inyong madarama, kayo'y makakakilala. Mararamdaman niyong mahal, na mahal kayo tuwina. Hanapin niyong liwanag na walang kamatayan. Halina, halina nga kayo, mga minamahal na anak ng Ama. Liwanag ay manahan upang huwag madimlan. Pag-ibig na tapat sa inyo'y maging ganap. Kayong lahat, sama ay tumanggap. Kailan may hindi kayo mawawalay. Kailan may hindi kayo mawawalay. Pag natauhan ka niya, nahanap-hanapin mo yan. Oh, pasagpang pa, bala mo, aso ka kanya. Oh. Ayun, sinabog na. Balik. Talaga para sa'yo yan.
Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga may sasakyan, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Abay, kaya tami nagkas ngayon eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manatig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, bawal sa'yo, ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ayan, naganda na ang pangyayari sa... Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka
bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi na po may sakit. Kaya lang di ba po nakakita ako. Ay, kay buti ng Diyos. Dakila siyang walang kapantay. Nararamdaman niyo po bang dakilang Diyos? Naunawaan niyo po bang kanyang kahiwagaan? Naniniwala po ba kayo sa kanyang himalang gagawin? Lagi niyong pag-asa siya lamang? Kung magkagayon, aba, ano pang dapat niyong tanggapin? Siya lamang, wala nang iba, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, halina kayo mga mahal ko, kilalanin niyo at tanggapin sa puso ninyo at mabubuhay siyang ganap sa buo niyong pagkatao. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso't isipan niyo, buong katauhan, magliwanag kayo, at huwag nang magkasala, mga minamahal na anak niya. Tayo na po, uuwi na. Mayroon po.